habang ako'y nasa kalagitnaan ng pagmumuli-muli, ito po yung aking napagbulay-bulayan na salita ng ating Panginoon. Amen. Handa na po ba ang lahat? Salamat sa mic, malakas. Sabi po sa Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghukom. So yung silitang itinakda, talagang wala po tayong pagkakaiwas dito. Hindi natin kayang kontrolin, hindi natin kayang pigilan, at hindi natin kayang takasan. Sapagkat ito itinakda. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, paano nga ba natin pinaghahandaan yung huling araw at huling hininga natin sa mundong ito? Sinabi dito ng Biblia na itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. So parang kung malayo tayo sa Panginoon, parang nakakatakot pakinggan. O parang ayaw natin pag-usapan ang kamatayan o ang paghuhukom. Pero hindi po natin kayang iwasan sapagkat ito po itinakda sa isang tao na tayo mamatay. Sabi dito, minsan lamang, hindi dalawa, hindi tatlo, bagkot minsan lamang mangyayari ito. Nawa mga kapatid, bago maghiwalay ang ating hininga dito sa mundong ito, ay walang regrets na tayong iiwan. Walang sana all sa pagdating ng panahon. Bagkus salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin sila. So mga kapatid, napag-isipan niyo ba minsan na paano kung ikaw ay mamatay na ngayon din? Naisip niyo po ba yan? O puro enjoyment lang muna sa buhay ang pumapasok sa ating isipan? Kapag po kasi tayo nagkaroon ng karamdaman, dito na natin maaalala o maiisip yung mga bagay-bagay na ganyan. Katulad ng isang boses na hindi mo akalain na bigla na lang mawawala sa'yo. Hindi mo alam kung kailan ibabalik o hindi mo alam kung kailan. Napakahirap po nang mawalan ng isang boses. Amen. How much more yung buhay pa. So paano ba natin mga kapatid pinaghahandaan? Hallelujah. Yung itinakdang araw na ito para sa ating mga buhay. Tinanggap na ba natin lahat si Jesu Kristo bilang Panginoon natin na tagapagligtas? Amen. Oo, hindi ako sumasagot ah. Amen. Delikado yan. So mga kapatid, isa po yung pamamaraan. Hallelujah na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon natin na nagpagligtas ng ating buhay, dapat po talaga ay meron tayong makikita nating transformation. Hallelujah. Na katibayan na si Jesus na ang namumuhay sa atin at wala na yung dati nating pagkatao. Amen po. Kumbaga sabi nga ni Atria, parang may kurot sa puso ko kanina na parang ang mga Kristiyan ngayon, parang wala ng fear of the Lord o reverent to the Lord. Parang naging lifestyle na lang na magtutugtog, sasayaw, a-attend ng church, makikinig ng ano, that's it. Pero kung papasok sa ating isipan, mga kapatid, yung itinakdang tadhana sa atin ng Panginoon, na tayo ay kukunin niya na. Hallelujah. Doon pa lang tayo magkakaroon ng pagsisisi. Hallelujah. Alam ng bawat isa. Hallelujah. Na bawat isa sa atin ay meron pang o meron pang itinatagong hindi pa sinusurrender kay Lord. Hallelujah. Marapat na natin isurrender ang lahat kasi hindi natin alam
ang pagdating ng takdang panahon ito sa ating buhay kung kailan siya darating. Sabi po sa Mark 8:36, gusto na nakuha mo ba yung picture? Binibingan para mas feel na feel. Sabi po sa Mark 8:36, sapagkat ano nga ba mapapala ng isang tao, makamit man niya ng buhay at kapangyarihan sa buong mundo, ngunit kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Tunay nga kapatid na hindi natin kayang iligtas ng ating pera, kayamanan o maduktungan ang ating buhay. Kapag kinuha na tayo ni Lord, wala nang magagawa ang ating kayamanan. So ngayon mga kapatid, pakipos na po. Hallelujah. Imagine natin, hayaan, mahirap ka man, mayaman ka man, pero pag dumating na itinakdang panahon para sa atin, diyan tayo uuwi. Imumukbang tayo ng mga uod. Amen. Pero paano pa tayo nagpiprepare? Hallelujah, sa pangalawang buhay na ipinangako at ipinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Kung isipin mo po, ano, namatay ka ng mahirap, tapos pag sa pangalawang buhay, impyerno pa rin ang pupuntahan mo, napakaalat mong tao. Wala kang nakamit na kaginhawahan. Buhay ka man o pangalawang buhay, masaklap pa rin ang ating pinagdaanan. Napakahirap po nun, ano? Pero dapat, kung tayo ay naghihirap sa mundong ito, hindi man natin nakuha ang kayamanan sa kamunduhang ito, mas pilitin natin makuha yung pangako ng Diyos na walang buhay, na habang buhay. Amen. Sapagkat makikita po natin walang difference. Pare-parehas tayong inilibing, pero may dalawang direksyon na pupuntahan. Amen. Kung sinurrender mo lahat ang iyong buhay sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang Panginoon mo, tagapagligtas, hallelujah, sa kalangitan ka mapupunta. Pero kung namatay ka na meron kang grudges sa buhay, meron kang mga kasalanan na hindi mo hiniling o humingi ng tawad sa Panginoon, automatic, impyerno ang punta natin. Naniniwala po ba tayo na may impyerno at langit? So, alam natin kung ano meron sa impyerno at alam natin kung ano yung meron sa langit. So, wag na nating interesin na mapunta sa impyerno. Sapagkat talagang habang buhay, doon pa lang magsisimula ang journey ng ating buhay pag tayo ay namatay na. Either eternal fire or eternal life. Amen po. Sabi po sa Pahayag 16:15, na-imagine niyo po ba na one day sisilid tayo dyan? Sino po ba ang takot pang mamatay dyan? Imukbang ng mga uod. Kaya nga isipin natin, no, yung katawan natin na itong katawang lupa natin na ito, masyado natin pinagpapahalagahan kesa sa panawagan ng ating Panginoon. Pero iwanan lang tayo ng ating katawan na yan. Isisilid lang yan sa lupa. Pero yung espiritu na nagugutom para sa atin, yun po yung maliligtas. In 15. Mga kapatid, alam ni... Ay, mali pala rin. Sorry. Tas.
Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling gising at nangiingat ng kanyang damit, hindi siya lalakad ng hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. Amen. Gumising po tayo mga kapatid sa katotohanan. Kung tayo ay namumuhay, hallelujah, na may namumuhay pa tayo sa kasalanan, ngayon pa lang ay iwasan na natin ito upang makapiling tayo ng ating Panginoon. Sapagkat kapag inabutan tayo sa pamumuhay sa mundong makasalanan, hallelujah, wala pong ibang magiging hatol sa atin ng Panginoon kundi ang impyerno na nagliligagab sa apoy. Amen. Kaya kailangan po natin in every minute in our life, kailangan po natin manalangin at tayo ay mag-repent sa ating Panginoon. Hindi tayo iku-condemn na church, but ikaw at ako, alam natin kung ano yung meron tayong kahinaan sa Panginoon. Tayo po ay lumapit sa Panginoon upang matulungan niya tayo. Upang ma-overcome natin ang lahat ng mga bagay na hindi nakakalugod para sa Kanya. Isang example po yung pag-inom ng alak. Para sa akin, na-overcome po na po yan. To God be the glory. Dahil nagkaroon din ako ng takot sa Panginoon. Ang paninigarilyo, hindi ko po naano po yan. Yung mga pagmumura, yung mga bagay na ginagawa ko sa biyaya ng Panginoon, na-overcome ko po yun. So, little by little talaga, day by day talaga, kapag tayo lumapit sa Panginoon, may pagkakataon pa tayong mabago. Amen po. Meron po ba tayong takot sa ating Panginoon? Amen. Meron ba tayong takot na kapag tayo mamatay, hindi natin alam kung saan direksyon tayo pupunta? So dapat mga kapatid, ngayon pa lang na tayo ay nabubuhay, na meron pa tayong pagkakataon, meron pa tayong pagkakataon na magsisi o baguhin yung ating mga kinagisnan na maling gawain, dapat po ngayon pa lang, hindi bukas. Dahil hindi natin alam ang araw ng bukas, baka ito po yung uling araw na natin ngayon. Amen po. Sa paglapit at paglakad natin sa Panginoon, wala tayong kagarantiyahan kung hanggang kailan tayo. Kaya habang may hininga, habang may pagkakataon, i-grab natin ang opportunity. Hallelujah, na tayo lumapit sa Panginoon ng buong puso at magsisi at talikuran na natin ang ating mga nagawang kasalanan o yung mga ginagawa natin kasalanan, kung ano ang po yung meron tayo na siyang magiging hindrance sa pagpasok natin sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Dapat po nandito tayo hindi lang yung katawan natin, yung presence, kundi yung ating puso. Hallelujah. Napagbulay-bulayan natin kung ano yung mensahe ng ating Panginoon, sapagkat ito po ay napakahalagang bagay para sa bawat isa sa atin. Sobrang napakapalad tayo dahil binigyan tayo ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pagkakataon na mapakinig ang Kanyang salita. So wala po tayong maidadahilan sa Panginoon sa pagdating na pagharap natin sa Kanya. Amen po ba? Dahil ang lahat ng mga bagay nito ay narinig, nabasa natin, hallelujah, at hindi natin ito matatanggi. Amen. Kaya mga kapatid, hallelujah, kapag na-surrender mo na kay Lord ang iyong buhay, wala nang power sa iyo ang kamatayan. Dahil alam mo, pag mamatay ka man ngayon, bubuhayin ka muli ng Panginoon at wala ka ng hirap na mararanasan. Sabi po sa Revelation 21, verse 1 to 8, sa 20, verse 11 muna, pagkatapos ito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon ay naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap
ng trono ang namatay maging dakila at hamak. Binuksan ang mga aklat at binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan ang daigdig ng mga patay. Ang mga patay na nasa kanila, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan, ang sinumang hindi nakasulat sa pangalan sa aklat na ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So totoo pong may impyerno, mga kapatid. Gaano kahirap o gaano kasakit ang malulog ka sa impyerno. Kaya ngayon pa lang nasa atin ang desisyon. Hallelujah, kung ba tayo ay lalakad ng may pagkatakot sa ating Panginoon o ipagwawalang bahala natin ang mensaheng ito. Sapagkat nasa sulat na kapag tayo namatay, pagkatapos ay paghuhukom. Sabi po sa Mangaral 7:4, mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Amen. Makikita niyo po sa worldly people, bibili sila ng ataol sa St. Peter, bibili sila ng lote, yung po yung alam nilang paghahanda, pero hindi po yun actually yung sinasabi ng Biblia ng paghahanda. Ang sabi ng Biblia, ihanda natin yung ating mga puso. Isurrender natin ang ating buong buhay sa Panginoon. Talikuran natin ang ating mga kasalanan at tayo manumbalik sa Kanya upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung ataol, yung St. Peter, pwede kang mamili, ginto o pila, pwede mo narihigan habang ikaw ay nabubuhay pa. Kaya nga sabi ko sa pinsan ko, ako insan meron na akong St. Peter, mamatay man ako, sabi niya, alam ko, may ataol na ako. Ang gawin mo ako, ipasok mo sa kwarto mo yung ataol at doon ka na matulog, at least buhay ka pa, naranasan mo humiga dyan. Nakakatuwa kung minsan, alam niyo po, no? Yun po yung iniisip ng mga tao. Pero dapat, yung paghahanda natin, ang pagharap natin sa Panginoon. Hallelujah. Sabihin ng Lord, well done, my good and faithful servant. Welcome to the King, to my kingdom. Ganun po dapat yung dapat natin marinig. Pero kung tayo ay magtitigas-tigasan ng puso, at inuunan pa rin natin yung hilig ng ating mga laman, wala po tayong kalalagyan kundi sa impyernong naglalagablab. Sabi po rito ni Haring Solomon, mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, nagbubulay-bulay ang isang tao na katulad po ng ganitong mga pagkakataon. Natanungin natin ang ating sarili, saan kaya yung magiging direksyon ko kapag ako ay nawala na ng buhay dito sa mundong ito? Makasama ko kaya ang Diyos o mapalayo ako sa Kanya? So mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi nyo rin alam kung ano ang aking pinagdadaanan. Basta sa madalit salita, huwag po tayong mag-atubiling lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad upang tayo ay patawarin. Bakit nasabi ni Haring Solomon ang salitang ito? Sapagkat ang tao lagi nag-iisip ng kasayahan ay nagtutulak na mapalayo sa presensya ng Diyos. Halimbawa na lang ng prayer meeting, lima lang kami, pito. Pero ayain mo ng
excursion o yayain mo ng tour. Naku, mga excited pa. Naghahanda na. So yun po yung ibig ni Solomon. Sa pagdating sa mga spiritual na gawain, mga nananamlay, pero sa mga usapang handaan, kainan, lakwatsyahan, tayo po ay nangunguna. Mangmang daw yon sa paningin ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat hindi tayo lalayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Mauunawaan natin ang lubos. Kaya nga sabi na Tiriya, kung magkakaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Panginoon, magkakaroon tayo ng wisdom. Tama nga naman. Iisipin natin yung kahihinatnan. At dahil doon, magkakaroon tayo ng compassion sa mga taong hindi pa nagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya sabi sa Philippians 2:12, kaya nga minamahal, tulad ng buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayon. Ako'y malayo sa inyo, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggala at pag-ibig sa Diyos. Amen. Iniibig ba natin ang Diyos? Mahina talaga. Iniibig ba natin ang Diyos? Amen. Dapat lang, kasi pag hindi natin iniibig si Lord, hindi natin mararanasan yung pag-ibig ng bawat isa. What is the greatest commandment? So dalawa lang to, sabi gano'n sa Matthew 22, chapter 22, 36 hanggang 39, sabi gano'n, Guru, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. 38, ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So napakalino po, ang umiibig sa Diyos, kailangan umiibig sa kapwa. Amen po. Sabi nito, meron pang isa, what is the great commission? Sabi nga sa Matthew 28:19-20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Again, inuulit ko, mahal ba natin si Lord? Amen. Kaya dapat mag-size tayo. Alam niyo po, hindi niyo po ba napapasin kahit yung preaching ni Pastor no anniversary, ini-encourage tayo puli sa pagtatides. Alang-alang sa pag-ibig natin sa ating mga kapwa. Dahil kung hindi po tayo magbibigay ng kaloob sa ating church, paano tayo makakahayo? Paano tayo makakasunod sa Great Commission? Amen po. Sabi nito, kaya't humayo kayo. Pwede bang humayo ng papasipit ka lang sa kalsada? Kailangan natin bumili ng gasolina, kailangan natin gumamit ng ating financial upang tayo ay makarating sa mga lugar na dapat puntahan. Amen. Marami nagtatanong, bakit ba itong mga pastor nito, puro tithes and offering ang ino-offer sa amin? Mukhang mga pera. Pero tunay nga mga kapatid na hindi tayo makakakilos sa henerasyon nito ng walang pera. Tayo pinagkalooban ng Panginoon ng magagandang trabaho, magagandang kalakasan, kalusugan. Sapat na yon para ma-realize natin na ibalik natin yung inihingi ng Diyos.
Amen po. Kaya nga mga kapatid, dito natin makikita sa pagdating ng panahon, yung Great Commission na tinatawag, hallelujah, na kapag nagawa natin ang lahat ng bagay at na-accomplish at na-fulfill ang kalooban ng Diyos sa bawat buhay, hallelujah, na hindi nakakarinig na salita ng Panginoon at naabot sila, makakarinig tayo ng well done, my good and faithful servant. Tama po ba? Pero kung wala kang ginawa, asa ka pa? Sabihin ba sa iyo ng Lord yung gano'n? Dahil wala ka namang ginawa. Wala ka namang naging misyon. Hindi ka naging kingdom partner ng kanyang kaharian. Kaya paano mo maririnig sa Panginoon kung wala kang ginawa na well done, my good and faithful servant? Paano mo masasabi na minahal mo yung iyong kapatid o yung kapwa kung hindi mo ibinahagi yung nararapat para sa kanila? Amen? Kapag naging pastor po kayo, malalaman nyo at maunawaan nyo yung ibig namin sabihin dahil ito lamang po yung kaya natin gawin. Hallelujah, na abutin ang ating mga kapatid sa anumang sulok ng mundong ito upang makaranas din sila ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. At hindi po yan uusad. Hallelujah, kung hindi po tayo magtutulong-tulong sa kingdom ng Panginoon. So dapat po mga kapatid, ito po yung lagi nating titignan. Amen. Hindi po nanginginig ang ulo namin mga pastor sa mga tithes nyo dahil wala naman kami tinatanggap na sweldo dito. Bagkos, nag-encourage lang kami. Hallelujah. Gusto niyo po bang magkaroon ng magandang panambahan? Gusto niyo po bang magkaroon ng magagandang instrument? To tell you the truth, to be honest sa inyo mga kapatid, yung drums na to, hindi sa church to. Sa biyaya ng Panginoon, pinahiram lamang ni Arjun. Ito pong piano na to, hindi rin sa church to. Pinahiram lang din po ni Elder Che. Kaya paano mo natin masasabing mahal natin ang Panginoon kung iipitin natin yung para sa ating Panginoon? Gusto natin magkaroon ng magandang praise pero wala naman tayong budget. Amen po. Kasi pag tayong naging kingdom partner ng Panginoon, talagang marunawaan natin yung sinasabing Great Commission natin. Amen. Hindi po ito para sa aming mga pastor, bagkos para po mas lalo natin ma-expand ang kingdom ng ating Panginoon. Tulad niyan po, pinagpe-pray natin yung Al-Ain. Hallelujah, kung tayo magkakaisa mga kapatid, hallelujah, mas madali natin, hallelujah, na makakapagpatayo na ang Panginoon doon ng church. Amen. Kaya nga kung sasabihin natin, mahal natin ang Panginoon, dapat mahalin din natin yung ating kapwa. Tahimik ka. Ito po yung Great Commission. Kaya nga sasabihin ng Lord, ito po ay isang mission natin na abutin ang mga hindi pa nakakarinig na salita ng Panginoon. Tulungan ang mga nangangailangan. Amen. Walang nag-amen. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. So, ito lang po yung maibabalik natin sa Panginoon. Hallelujah. Kapag tayo ay nagkaroon ng pag-compassion sa ating kapwa, ibig sabihin, yung puso ng Panginoon at ang puso natin ay nag-iisa na. Amen po. Kaya nga sabi sa Revelations 21, sabi ng ganun, pagkatapos ito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod sa bagong Jerusalem. At bumaba mula sa langit buhay sa Diyos gaya ng isang babae ay kakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas
na tinig mula sa trono. Tignan ninyo ang tahanan ng Diyos na sa piling ng mga tao. Maninirahan siya na kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapahiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi na nang nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo na ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ang magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya namay magiging anak ko. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mamamatay tao, mga nakikiapit, mga nakakukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagiliyag na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So dito po titingnan ng Panginoon yung mga ginagawa natin kapag tayo ay namatay na. Ito po yung magiging basihan kung saan tayo mapupunta. Kung tayo ay mananatili, hallelujah, na magiging makasarili sa ating buhay, may kalalagyan po tayo. Kaya napakasarap po, no? Na kapag tayo ay namatay, confident na tayo na sa Panginoon na tayo mapupunta. Wala na tayong mga iisipin na sana ginawa ko yan noon pa. Na sana ginawa ko at nakilig ko yun noon pa. Puro sana, sana, sana all. Mag-regret ka man, wala ka nang magagawa. Mag-repent ka man, wala ka nang magagawa dahil nahusgahan ka na. Kaya ito po yung mga kapatid. Hallelujah. Ini-encourage ko po na magkaroon tayo ng compassion sa ating mga kapwa. Hallelujah. Sa pamamagitan ng pagtulong natin sa mga gawain ng church. Hallelujah. Sabi po sa Matthew 13:47-50, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isang pangtalinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik. Ay, ito yung link niya. 13:47 po. 250. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli na sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang na upo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at tinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa matuwid. At ihahagis ang masasama, at ihahagis ang masasama sa naglalagabgab na apoy. Do'y magnanangis sila at magnangalit ang kanilang mga ngipin. Hallelujah. So mga kapatid,
imagine natin, nasa sa isang lambat tayo. Hallelujah. Dalawang klaseng isda lang meron. Isang mabuting isda at isang hindi mapapakinabangang isda. Pero lahat, pinili sila. Yung mabuting isda, pinili upang mapunta sa kaharian ng Panginoon. Yung masamang isda, pinili upang itapon sa basurahan. Di ba parang kung isipin mo po, kung ikaw yung isa sa pinili ka nga, pero tinapon ka naman sa basurahan, gaano naman kasakit yun, di ba po ba? Pero kung pinili ka, hallelujah, at binilagay ka sa kingdom niya, yung po yung napakaganda. Yan po talaga ay mayroong kung paano tayo makitungo sa ating Panginoong Jesus. Kung paano natin ibigay ang ating buong puso sa kanyang paglilingkod. Hallelujah, makikita ng Diyos kung ikaw ay mabuti. Isda. O hindi ka mabuting isda. Amen. Ang isang tao, dalawang klase lamang talaga ang tao sa church. Ilagay na natin yan sa church kasi yung lambat is representative ng church. Isang makatotohanan at isang nagkukunwa-kunwarian lamang. Saan ka doon? Totoo na ba tayong naglilingkod, nagseserve kay Lord? Or nagkukunwarian lamang tayo? Sinasapuso na ba natin yung paglilingkod kay Lord? O ginagawa lang nating lifestyle na parang makalimang lamang? Kasi kung tunay po natin ibinigay yung ating puso sa paglilingkod sa Panginoon, hallelujah, madali na po natin i-give up o i-deny yung ating sarili sa ating Panginoon bilang pagsunod para sa Kanya. Hindi na po mahirap para sa ating kalooban, hallelujah, yung ibigay na oras para sa Kanya. Hindi na mahirap sa ating kalooban na ibigay yung oras at paglilingkod para sa Kanya. Pero kung napipilitan lang tayo, talagang makikita rin yan sa atin. Hallelujah. At darating din yung panahon. Lalabas ang original at yung mga peke. Kasi yung mga peke, hindi po talaga nagtatagal. Pero yung genuine, kahit i-rebuke mo ng i-rebuke, makarinig man sila ng mga bagay, hindi nila papansinin yun dahil alam nila kung sino yung tumawag sa kanila. Kaya dito po talaga, hinahasa o inaano ng Panginoon, sinasala ang bawat lingkod na napupunta sa kanyang tahanan. Mahirap po na tayo ay magpaligoy-ligoy pa, bagkos kailangan po talaga ng diretsahan. Kailangan direct to the point, kailangan real talk. Kasi kung magbibiro, magkukunwa-kunwarian lang tayo rito para lamang tayo nag-uunggoy-ungguyan. Hindi po tayo mag-grow sa ating mga pananampalataya. So ang nais ng Panginoon talaga ay may genuine na katotohanan na puso sa kanyang paglilingkod. Amen po. Hindi lang hindi sa kasayahan, bagkus buong puso mong ibibigay ang paglilingkod mo para sa Panginoon upang maunawaan natin lubusan yung pagliligtas at pagtawag sa atin ng Panginoon kung gaano ka-importante para sa atin yun. Kaya yung makaisa tayo sa mga gawain, makaisa tayo sa isang proyekto ng church ay isang magandang halimbawa na meron tayong ginito ang puso. Hindi po lalago ang church kung mag-isa lamang.
Hindi po lalaki ang church kung hindi po tayo magkakaisa. Hindi po tayo makakawin ng mga soul kung kukunti lamang po tayo. Kailangan po natin talaga na tayo ay magsipag-isa. Alang-alang sa pag-ibig natin sa Panginoon, dapat makita po talaga sa atin yan. Amen po ba? Kumusta ang puso mo ngayon? Kumakabog-kabog ba? Nawa sa gabing ito, mga kapatid, lubusan nating maunawaan o basahin din natin, pagbulay-bulayan natin ito upang ang Diyos ay mangusap para sa atin at maunawaan natin kung gaano kahalaga ang maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Sabi po sa Matthew 25, chapter 25, verse 31 to 46. Nakaka-bless nga po yung mga tao sa Pilipinas. Makita niyo po kung gaano nila ipinamamahagi yung kanilang mga ari-arian upang makapagpatayo ng church. So ganun po yung nais ng Diyos para sa buhay nating mga magkakapatid. Hallelujah, na maging kabahagi tayo ng misyon na ibinibigay ng Panginoon para sa atin. Amen po. Kung ututusin nga po yung kaprasong lupa, pinagpapatayan ng ibang hindi mananampalataya. Pero ang mananampalataya na nakakilala sa Panginoon, binibigay nila yung kanilang lupa upang magkaroon na expansion ang kingdom ng ating Panginoon. So ganun po yung dais ng puso ng Panginoon na magkaroon tayo ng pananaw sa mga taong hindi pa naabot ng kanyang salita. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukod rin, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at ng mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halikayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang hinanda para sa inyo mula ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Amen. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga tuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo na gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa. So nakita niyo po ano mga kapatid, kung paano nakita ng ating Amang Diyos yung ginawa ng kanyang mga lingkod. Amen po ba? So ganyan talaga yung ginagawa ng mga tunay na lingkod. Umahayo sila, dinadalo nila yung may mga sakit, naghahayag sila ng salita ng Panginoon, nagpapakain, dumadalaw sa mga nakulong at gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. So nalugod ang Panginoon doon. Ang tanong nila, bakit? Kailan ka namin nakita, Lord?
na ikaw ay hubad at aming dinamitan. Ang sabi ng Lord, sabi ng hari, tandaan ninyo na gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sasabihin naman niya sa mga kalina sa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay at inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad, at hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit, nung ako'y nasa bilangguan. Sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan, at itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan, ngunit ang mga tuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yan po yung ibig sabihin ng mensaheng ito, na kapag harap natin sa Panginoon, hallelujah, ito yung bubuksan kung ano yung ginawa natin noong tayo nabubuhay pa. Kung naging bukas palad ba tayo sa mahihirap, o naging kuring po tayo, o naging maging sakim tayo sa mga tao. Kaya po kami mga pastor, hallelujah, ini-encourage namin na ibigay natin yung ating 10 bahagi ng ating kinikita upang maabot natin. Hallelujah! Ang ating kapwa upang tayo ay kalugdan ng ating Panginoon. At yan ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, welcome my good and faithful servant. Dahil binahagi mo yung nararapat na para sa ating Panginoon. Kung tayo magkakait, yan naman ang malalasap natin. Tama po ba? Ibig sabihin, habang meron pa tayong pagkakataon na gumawa ng mabuti para sa ating kapwa, gawin na po natin. Hallelujah! Upang tayo ay patubayan ng ating Panginoon. Hindi man po dahil sa salapi, bagkos kahit wala kang salapi, bagka may nakita kang kaibigan o ano, i-share mo ang salita ng Panginoon. Baka mamaya ay kinahihiya pa natin na tayo ay masabi ng born again. Mahirap sa isang Kristiyano yung parang isang unyango na kapag nadapo sa manginginom o mga magsusugal, ganun din ang kanilang ugali. Kapag sila ay nadapo sa mga Kristiyano, Kristiyano sila. Pero pag sila ay napunta sa mga taong hindi mananampalataya, gumagawa ng mga karumal-dumal, ganun din sila. Mahirap po yun. Kaya kailangan talaga yung pagiging genuine natin bilang isang Kristiyano na makita sa ating mga buhay. Hindi sasabihin talaga ng Panginoon na welcome, my good and faithful servant. Hindi tayo natawagin faithful kung hindi naman tayo faithful. Kasi hindi naman sinungaling si Lord. Tama po ba? Kaya kayo pa lamang, hallelujah, gawin na natin yung nararapat natin gawin. Amen. Anuman yung ating mga ginagawang kasalanan, anuman kung namumuhay man tayo sa kasalanan, mag-isip na tayo ngayon. Talikuran natin yung mga bagay na yan. Sapagkat kapag kinuha ng Diyos at inabutan ka sa ganyang pagkakataon, hindi ka na nakapagsisi. Patawarin tayo.
Last po, Matthew 5:17. Palakpakan nga po natin si Lord. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipalwalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Na parito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tupalin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kundit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't ang sino mang magpawalang bisa sa kaliliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Amen. So napakaliwanag po mga kapatid ang sinasabi ng Panginoon. Hindi po galing ito sa aking mga bibig, bagkus ang lahat ng nabanggit na ito ay galing sa ating Panginoon. So babalik ko po uli yung question. Gaano ba natin pinaghahandaan ang pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay? Tayo po ito mayo. Hallelujah. Naway mga kapatid, maging malinaw sa ating mga pandinig ang ating mga narinig. At hindi lamang natin ito'y pinakinggan, bagkus tanungin natin ang ating mga sarili. Paano kung dumating na yung takdang panahon na tayong humarap sa ating Panginoon? Mga kapatid, ang paglapit sa Panginoon, hallelujah, kailangan mayroong banal na pagkatakot upang masunod natin ang kalooban niya. Gawin natin yung nalalaman nating tama. Itakwil natin yung mga nalalaman nating mali. Hindi lamang sa pinansyal na material na bagay tumitingin ng Diyos. Kumbaga, alam natin yung tama at mali. Hindi tayo makakapaglingkod sa dalawang master. Pipiliin natin kung sino yung isang matimbang sa ating puso. Ngayon kung nangungusap ang Panginoon sa iyo, kapatid, isettle natin kung ano yung mga bagay na alam natin hindi nakakalugod sa Panginoon. Tayo po'y magsisi na sa ating mga nagawang kasalanan sapagkat hindi natin alam ang oras o araw man ng pagdating ng Panginoon. Ano man yung ating mga pinagdadaanan sa ngayon, hallelujah, naniniwala ako na kapag lumapit tayo ng taos puso sa Panginoon, siya po yung magiging katulong natin. Ang paglayo po ay hindi isang solusyon. Bagkos ang paglapit sa Panginoon, habang tayo lumalapit, mas lalo tayong nagkakaroon ng kaalaman. Kaya mga kapatid, kapag narinig mo nang may katanungan sa iyong puso, mag-isip ka na. Sapagkat naniniwala ako, ang bawat puso na bawat lumalapit sa Panginoon ay nangungusap ang Diyos. Ano man ang nasa puso mo ngayon, kung ikaw man ay may galit sa kapwa mo, bilang pag-ibig mo sa Diyos, magpatawad ka. Kung ikaw man ay nasa maling relasyon ngayong araw na ito, hilingin mo sa Diyos kung paano ka makawala
sa isang relasyon sapagkat hindi kinalulugda ng Diyos ang mga bagay ng ganitong mga liko. Hindi kalooban ng Diyos na magsama ang isang babae at isang lalaki na hindi niya binabasbasan o kinakasal. Hindi kalooban ng Diyos, hallelujah, na talikuran mo yung sarili mong pamilya at lingapin mo ang iba. Bagkos, humingi tayo ng kaalaman sa Panginoon at magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. Kung ikaw ay isang alipin ng bisyo, humiling tayo sa Panginoon at lumapit tayo ng may pagpapakumbaba upang tayo ma-overcome natin ang mga bisyong ito katulad ng pagsusugal, paglalasing, paninigarilyo, pakikiapi. Tayo lumapit sa Panginoon upang ito ay mabigyan tayo ng kalakasan ng loob na maiwasan natin ito. Dahil, mga kapatid, sa pagdating ng panahon, individual tayong uhusgahan ng Panginoon. Hindi ka kayang iligtas ng iyong kinakasama. Hindi ka kayang iligtas ng iyong pera. Hindi ka kayang iligtas ng iyong kapangyarihan. Bagkos hubot-hubad tayong haharap sa Panginoon na wala tayong anumang dala. Hallelujah. Kaya sa panahong ito, mag-isip na po tayo. Hindi po isang aksidente na narinig natin ang mensahe ng Diyos sapagkat nais ng Diyos lahat ng kanyang mga nilalang ay mapunta sa kanyang kaharian. Di isa man sa atin ay ayaw niyang maparusahan sa impyerno. Bagkos ito'y ginawa lamang niya ito para kay Satanas. Kaya kung magsisisi tayo ng puso at lalapit tayo sa ating Panginoon, tayo po ay kanyang papatawarin. Amen. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming pinagbulayan ngayong gabing ito, Lord God. Naniniwala ako, Panginoon, na nangungusap ka sa bawat puso namin, Lord God. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, Lord God. Dumating man yung takdang panahon na kami ay kunin mo, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay masayang haharap sa iyo dahil alam namin, Panginoon, na kami pinatawad mo na sa aming mga kasalanan. Buong puso po kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. At kami po'y humihingi ng tawad. Lord, tunay nga na mahirap magbago o mabago, Panginoon, na hindi namin kayang baguhin ang aming sarili. Bagkus, Lord God, sa mga oras na ito, humihingi kami, hallelujah, na ikaw, Panginoon, ang siyang magbago sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Kami mga Panginoon ay dumaranas sa gitna ng mga bagay na hindi maganda, Panginoon, pero alam namin, Panginoon, na ito'y aming kayang malagpasan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa salita mo, Panginoon, na siyang naggising sa aming puso't diwa, Panginoon. Nawa, Panginoon, hallelujah, ang salita mong ito, Panginoon, ay siyang magrema sa bawat puso namin. Lingapin namin ang aming mga minamahal at mahalin namin ang lubusan, Panginoon, ang aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming asawa. Hallelujah, sapagkat ito yung iyong kalooban, Panginoon. Hallelujah, kung kami man, Panginoon, ay namumuhay sa pakikiapin, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, upang matalikuran namin ito, Lord God. At gumising kami, Panginoon, sa katotohanan, sapagkat hindi po namin alam kapag kami inabutan ng ganitong pagkakataon, saan na mapupunta ang aming mga kaluluwa. Dalangin ko po, Panginoon, sa bawat kapatid ko na may mga pinagdadaanan, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang humipo ng bawat puso namin upang lubos namin maunawaan ang mga bagay na aming naririnig ngayong gabing ito, Lord God. Ano man, Panginoon, ang aming mga kahinaan, Panginoon,
Bigyan niyo po kami ng kalakasan. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang mas lalo naming maunawaan ang pagliligtas mo para sa amin. Ikaw ay namatay para sa amin. Tinubos mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kung kami man ngayon ay namumuhay ayon sa kasalanan, Lord, tulungan mo muli kami, Panginoon, upang maituwid namin ang aming mga kamalian. Panginoon, sa mga kapatid ko na maraming mga maraming mga problema sa buhay, Panginoon, dinadalangin ko, Panginoon, na sustain mo, Panginoon, ang bawat mga pangangailangan namin, Panginoon. Makasunod kami, Panginoon, na maibigay namin, Panginoon, ang ikasampung bahagi na aming kinikita, Panginoon, upang mas lalong mag-expand, Panginoon, ang iyong teritory, Panginoon. Gamitin mo kami mightily, Panginoon, sa paghahayag ng iyong mga salita, Panginoon, sa mga tao, Lord God, hallelujah, na hindi pa nakakaabot ng iyong mga salita. Gamitin mo po kami, Panginoon, na channel of blessing, Panginoon, upang, hallelujah, magampanan namin ang aming tungkulin bilang isang anak na pinili mo tinawag, Lord God. Sa gabing ito, Panginoon, sinusurrender namin ang lahat ng aming kabigatan, Panginoon. Sinusurrender namin lahat ang aming buhay, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Hallelujah. Ama, binabalik ko po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal mong Espiritu. Amen.